Ayun, sinasabi nila na paano daw ako tatangkilikin ng mga tao o ifa-follow, eh ako daw ay nanlalait sa mga taong nilalait ko or whatever. Well, mga anak, just like the saying na don't judge so you will not be judged, ina-apply ko lang yon, okay? Kasi the first time talagang ang ganda yung pagkasabi ko, I did it professionally at wala akong sinabi na panlalait or whatever, o kaya'y paninira or whatever, but it's not even paninira, real talk ang mga to. Kasi hindi naman pwede yung salita ka na lang sila na magaganda, pero behind is meron namang agenda. So I just want to be sure na talagang ang ginagawa ko ay real talk lang talaga, at I am actually giving my honest review. Oh, just like anybody else, di ba? Yung mga nagbibigay ng honest review, I really salute them. Kasi ipinaglalaban nila at sinishare nila kung ano mga prinsipyo nila na tama naman, na sumasang-ayon. And I'm sure naman na marami rin sumasang-ayon sa mga prinsipyo ko. Oh, di ba? Oh, ngayon, kung ano yung dating na real talk ko din na si Francis Leo Marcos, eh nag-real talk sa dalawa, di ba? Si Nadiwata at Rosmar. O tingnan mo, ninong pala itong si Francis kay Rosmar, pero dahil sa prinsipyo niya na talagang sinapak talaga niya, as in sinipak in a way na binigyan siya talaga ng matinding pangaral, okay? Kung hindi man pangaral ang pagdagap ni Rosmar doon, eh at least nakapagbigay siya talaga ng salita na talagang na point to point talaga kung bakit ayaw niya na sa kanya bilang bilang ninong ng kanyang anak or ninong ng anak, I'm not really sure, nakalimutan ko na. But anyway, nag-grill talk lang talaga yung tao na yon, dahil hindi daw siya sumasang-ayon doon sa prinsipyo ng isang tao, dahil talagang hindi nga naman talaga maganda. Oh, di ba? Oh, kahit yung mga tao na hindi rin ako sumasang-ayon nun kung anong prinsipyo nila sa mga iba't ibang mga aspeto sa buhay nila. Pero at this point, talagang sumasang-ayon ako ngayon kay Francis Leo Marcos. Dahil pareho kami ng prinsipyo, di ba? Sobrang dami ng pwedeng tulungan, eh bakit yun pa? O, nakita nyo naman si Francis Leo noon, di ba? Pinakita niya na ang mga tinutulungan niya ay yung mga talagang maralita, hindi yung talagang mga may kaya na sa buhay. O, hindi siya gumagamit ng mga tao noon na lalo-lalo yung mga matataas ang image pagdating sa social media. Kumawa siya ng sariling pangalan, pero sa pamamagitan ng pagtulong talaga sa mga nangangailangan. O, di ba? So, ganun dapat. So, ngayon, hindi lang itong si Diwata ang ginagamit niya, ginagamit na rin niya si Diwaga. So talagang pinapakyaw na talaga kung sino yung pwede yung pagkakakitaan. Talagang ganid, sakim sa pera ito. Kaya huwag kayong maniwala dun sa mga flat na pera, dahil walang katotohan, puro mga fake money mga yan. Yan yung mga binibiling mga pera na pang flat lang o pang props o kaya'y pang prank lang sa social media para makita ng mga tao na kung sakali mang, uy, ang daming pera. O, diba? At kahit kung totoo man yung mga pera na yun, pera ninyo, pera ng mga niloko, pera ng mga nilinlang. Kasi nga naman, I am sure na yung mga bumili ng mga parcel na yan, hindi nila kailangan sabon. Umasa lang talaga sila na merong maibibigay na kung ano-ano mga naipangako. Pero palagay nyo ba yung tatlong mga premium malalaki na binigay niyang ganun, na tatlo lang, na 100K, nakita ko dun 100K, brand new car at saka 1 million, palagay nyo ba sa inyo mapupunta? Hindi katulad ng idodraw na talagang legit talaga, na talagang pipili talaga siya, na hindi niya tinitingnan kung ano yung pipiliin niya. Pero ito, natural, hindi sa inyo mapupunta, sila-sila rin. Oh. Dahil hindi sila mga tanga, hindi sila mga gago. Sanay na ito sa talagang lamangan, hindi sila magpapalangamang kahit kanino. Oh. Kahit mamuti na yung mga mata nyo, kahit titirik na yung mga mata nyo, hanggang sa maubusan na kayo ng mga pera, hindi mapapa sa inyong mga yun. O, paalala lang mga itong ginagawa ko, diba? O, yun lang.